So, kamusta mga sir? Gilas update tayo ngayon at napakaganda po ng ating pag-uusapan. So, as of now, kasalukuyan nagpapahinga ang ating mga Gilas player dahil siyempre bumiyahe sila kahapon from Philippines papunta ngayon sa Hangzhou, China. So, bukas po magsisimula na ang unang laban dito sa Asian Games ng Gilas Pilipinas natin kontra po sa koponan ng Bahrain. At magagana po ang kanilang paglalaban, no? 1:30 po ng hapon sa Philippine time po. Pero ito po yung masasabi natin na talagang mas mahihirapan or mapapalaban talaga sa unang laban ang ating Gilas Pilipinas. Dahil kung kikilalanin nyo po, no, itong koponan po ng Bahrain, makakatapat po ng Gilas Pilipinas natin ang dati pong former PBA import na si Wayne Chisim na siya pong nagle-lead ngayon sa koponan ng Bahrain, no? At nakita naman natin nito lamang, no, ay in-scout po ng Gilas Pilipinas ito nga pong laban o nga laruan po ng Bahrain, no, sa kanilang mga late videos sa mga recent laban nila para makita nila yung depensa o paano yung strategy nga gawin ng Gilas Pilipinas. Syempre kasama po dyan si Coach Tim Cohn. Ito pong koponan ng Bahrain, para sa hindi po nakakaalam, no, ay isa po sa 5 teams na nakapasok nga po para sa susunod na taon sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Free qualifiers po yan, no? At kasama po sa mga teams or sa mga bansa nakapasok din ay yung koponan po ng Bahamas, Cameroon, Poland at yung Croatia. So makikita nyo, isa sa 5 teams itong Bahrain, medyo mabigat-bigat, no, at pangmalakasan talaga. So unang laban ng Gilas Pilipinas natin, mabigat ang unang makakalaban. At para hindi rin po sa nakakaalam, para sa mga hindi pa alam, no, ito pong naturalist player ng Bahrain na si Wayne Chisim ay dati pong naglaro sa koponan po ng Magnolia sa PBA. So medyo familiar na ito sa ating mga Gilas player at medyo alam na yung mga laruan. Magaling din po ito sa shooting, no? May shooting skills din ito at talagang maaasahan din bilang import po ng Bahrain. So kung makikita ninyo sa plan B po ni Coach Tim Cohn ay mas lumakas at pinalakas yung depensa. Yung triangle offense, talaga makikita nyo dun sa naging tune-up game kontra nga po sa LG Seekers at naging effective naman. Do alam naman natin, medyo kontra at dumududa pa rin talaga ang SBP dito nga po sa naging plan B ni Coach Tim Cohn, kasi hindi nakasama yung apat, which is requested talaga yon ni Coach Tim Cohn dahil na-reject at hindi nakapasok, na-denied dahil siyempre sa kapalpakan po, no, ng SBP, plan B ni Coach Tim Cohn ang nangyari, no? So eto na nga ngayon, maganda naman yung resulta at nakita naman natin sa tune-up game. So sa unang magiging laban ay ina-expect talaga natin makakasama sa first 5 lineup, no, etong si Junmar Fajardo, si Justin Brawley, si Scotty Thompson. At alam naman natin, no, yung mga lineup na to ay talagang matagal ng pre-prepare at talagang pangmalakasan ni Coach Tim Cohn. So sa mga nagsasabi po kung may laban ba ang Gilas Pilipinas natin, kung makakapalag ba tayo sa koponan ng Bahrain dahil siyempre malakas yung import nila, eh meron din naman tayong malalakas na import dyan. Nandyan ang ating naturalized player po na si Justin Brawley, which is kahit kakagaling nga lang po si injury ay nakita nyo naman, no. So sino yung mga nakapanood po ng tune-up game, nakita nyo si Brawley, parang hindi po siya na injury, no, parang gigil na gigil talaga siya at naka 19 points pa nga siya sa buong laban po sa tune-up game. So hindi natin masasabi na hindi makakapalag ang Gilas Pilipinas ngayon. May palag po tayo dyan. Huwag kayong maging negative bago suportahan natin ang Gilas Pilipinas natin. Yung apat na player po na na-denied, which is si Terrence Romeo, sana, no, magiging guard sana natin yon. Pero naging Calvin nga, no. Pero okay lang po yon, makakasama naman siguro sila doon nga po sa Gilas Pilipinas sa China para magbigay na lamang ng suporta. So tayo naman na manonood ng live bukas, magbigay tayo ng suporta. So wag natin i-bash yung Gilas Pilipinas natin, lalo na doon sa lineup ni Coach Tim Cohn na sinasabi po ng ilan na matatanda na daw. Pero mga veteranong player naman ng PBA, marami namang napatunayan. Hindi naman nagmamatter kung matanda o bata, eh. Ang nagmamatter dyan, yung experience mo at yung exposure, lalo na po yung chemistry sa mga teams, sa mga player, no? Dahil yun po yung mahalaga. Alihin naman natin yung batang player kung hindi naman hinug na hinug pa or wala pang napapatunayan. Ito naman mga lineup ni Coach Tim Cohn na talagang pang-international. Marami nang napatunayan, no? Marami din nagsasabi na mas malakas pa nga yung lineup ngayon ni Coach Tim Cohn kaysa sa nilineup po
ni Coach Chot Reyes ditong FIBA World Cup. Do alam naman natin malakas 'yon, pero ibang klase kasi mag-lineup itong si Coach Tim Cone. So sino lang available, talagang ginagawa niya ng paraan. So malalaman natin kung paano nga ba tatalunin ng Gilas Pilipinas itong kupunan ng Barin, dahil meron silang naturalist player na alam naman natin malakas ito, no? Si Wayne Chisim, no? Kung hindi ako nagkakamali, ganun po yung pronunciation. So bukas abangan natin, nagbigay na ito yung suporta. Huwag kayong magtaka, no? Alauna 1:30 po. At ihanda natin ang ating mga phone, ating mga telebisyon. Mapapanood po natin ito sa One Sports TV. So patuloy ko po kayong update, and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe, no? For more Gilas updates, and suporta na rin po sa ating YouTube.